Nagulat ako, hindi ko in-expect na darating to today. Kasi akala ko mag-exit pa to ng nagpasisang linggo eh. Biglang tumawag sa akin yung courier. At sasabi sa akin, sir, kaya po ba si, ano, extra dial, extra vlogs? Sabi ko po, so, ano ba yung, ano, dinideliver nyo sa akin? Kasi wala namang inantabayan ngayong araw. Sasabihin ko yun sa video na to. So check it out. From General Santos City. Handa na mo kayo. Made from General Santos City, Philippines. Sarasarangani, ha? Sarangani. Galing kasi pinrotect ang ni Sir James Ganuay maigi to. Si Sir James Ganuay po pala may-ari ng General's Q-Case, custom made. Made originally in Sarangani Province, General Santos City. Ayan, sneak peek. Gets niya. May idea na ba kayo? With rivets. Yan po, yan po yun. Ay, nasabi ko, this is made originally in Sarangani Province. Ha? Sarangani Province, General Santos City made. Pure, genuine, vegetable tanned leather. Full grain leather. Kaya medyo makikita nyo imperfections, kaya ang ganda, di ba? Yung details ng leather. Again, mahilig ako sa color tan, light dyed na leather, kaya ito yung ginagawa ko. Ganda, di ba? Murang-mura na ho ito sa pagpapakustomize ng leather case. Inabot siguro ito ng 3 months. Kasi pinagawa ko to last year pa, around December, no? So, umabot siya ng 4 months, almost 4 months bago tuluyang na-deliver dito. Kasi napakarami rin tanggap ni Fully Loaded si James Ganua eh. Kuya James eh, Sir James. So yan, ganda, puro rivets eh. Tunay na leather yan. Real leather. And all the way from top to the bottom. Puro rivet. Diba? Ganda yun. Quality siya. Tsaka heavy duty yung dating. Hindi mong sirahin. Again, leather will always outlast a human being because of its toughness. Yan, gawa ni James Ganuay. Kontakin niya lang si James Ganuay. Gusto niya magpagawa ng genuine leather case. Make sure na may budget ko sila lang na sa pandemic ngayon kasi magastos po sa kanon
Ganda. Amber, amber yung kulay. Genuine cowhide leather, makapal. Tingnan nyo kung gaano kapal yung leather eh. Tsaka full grain leather, hindi top grain leather, full grain leather. Golden brass rivets. As I have requested. Ayan yung tatak. Generals. Hindi lang yan. May features pa yun sa ilalim. Sa bottom. Ayan. Palagay. Generals. QK is ganda. So akala ko, yung na-expect ko yung parang yung lock niya yung typical lock na bag-like. Yung old-fashioned lock. Well, siyempre medyo klase rin naman ito, so i-open natin siya again with the golden like button, rivets or button. I-open natin siya. Parang bag na usang bag niya. Buksan mo sa kanya, makikita mo bubulaga yung General's Q case. Ganda, yeah! Astig! Diba? Ayan yun yung compartment niya. It holds a 2x2 compartment. Dalawang shaft and dalawang butt ng Q. Cozy in the loob, talagang secured kasi may cushion siya masikip, hindi alog-alog, diba? Ganda, I'm very impressed. Anyway, ipapakita ko naman sa inyo yung tako. Anong silbi na ito kung walang tako, diba? So again, this is made by James Ganuhay. Kas nagkaroon na rin ng bahay itong tako ko. Yan po ang aking tako. Structure pala na itong tako, i-review ko yan sa susunod ha. Ikakasama na natin dun sa bahay niya, bagong bahay niya, sa bagong tahanan. Papogi lang, wala nang batak eh. Yun, anyway, sige. I-re-review naman natin to. And kung magpapagawa kayo ng Q-case, make sure na katulad niya may konting issue tayo dito sa measurement ng ano ng shaft. Ipagbili niyo mabuti sa craftsman na kung talagang required measurements about it. Don't miss a single detail. Okay, so once again, please contact General's Q Case. Ito ang pangalan niya, General's Q Case. Alam niyo bakit General's? Kasi General Santos. Sa bahay ni Manny Pacquiao. Ating kababayan ni Manny Pacquiao, ating senador. Manny Pacquiao. Okay. Sarangani. Thank you, okay. See you on the next vlog, okay?